May bakasyon ako ng isang linggo eh. Bakasyon? O paano? Eh di sagana naman ngayon si Mare. Mare, biro lang ah. Pare, malas nga eh. Kung kailan ako dumating, tsaka nagkaroon. Ito talaga oh. Pero kahit na ano pa mangyari, i-score ako. Yun! Asya nga pala pare. Pwede bang iparada ko muna ang kotse ko ron? Tingnan mo naman ang ginawa ng mga trabahador. Basta't iniwan na lang mga materyales sa may garahe. Oh, sige. Okay lang yun. Pala. Anytime. Hi, Daddy! Oh, ayan na pala mga bata eh. Jim! Tuturuan ko lang pong magbike si Jim. Ha? Huwag na. Gabing-gabi na eh. Bukas na lang. Sige na, Daddy. Sandali lang kami. Jim, bukas na. Gabi na. Sige na naman po. Sandali lang po kami. Huwag kang matigas ang ulo, ha? Sige, Jim. Bukas na lang. Oh. Sige, pare. Sige. Mare. Sige. Daddy, baka nakakalimutan mo, birthday ko ngayon. Asa regalo ko? Huwag ka mag-alala. Nandun. Hindi ko nakakalimutan. Happy birthday, ha? Happy birthday uli, ha? Regalo namin sa'yo. Buksan mo na. Thank you, Daddy. Dali, buksan mo na. Mukhang maganda yan. Wow! Ang ganda nito! Baril at posas, para akong pulis nito ah! Uy, parang totoong posas to ah! Totoo talaga yan. Pag ipinosas kita, hindi ka basta makakawala. Daddy, nasusunod na birthday ko, bili mo naman ako ng bike ah! Bisikleta? Oo ba? Kaya mo, pag-iipunan ko yan. Para kahit hindi mo birthday, ibibili kita, okay? Thank you, Daddy ah! Ah, sandali. Kukunin ko nga pala yung cake natin. Sandali lang ah! Bang! 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 Sandali, ha? Ay, yung baby kong iyakin. Calm na, calm na si Mommy. Lloyda, yung bata. Patigilin mo sa pag-iyak. Baka nagugutom na naman. Oo! Patutulugin ko lang. Sandali! Bakit pati yung ilaw? Para romantic ang atmosphere. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. O, iba muna. O, teka muna, bago mo yan hipan, mag-wish ka muna. Anong wish mo? Daddy, sa susunod na birthday ko na, ma'am, ibili mo naman ako ng bisikleta. Bisikleta? Wow. Kanina pa yan, ha? Siguradong ibibili kita. Teka muna, kailangan natin ng panghiwa. Kukuha ko. Pabalik ako, okay. Ha? Okay. Mami, laro tayo. Subukan lang natin itong posas. Tali mo ako dun, oh. Huwag na ngayon, ang dilim birthday eh. Birthday ko naman, eh. Sige na. Lagot ka na ngayon. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Hindi ka na ngayon makakawala dyan. Nasa akin ang susi. Ngayon, magsabi ka ng totoo. Sino-sino mga kasama nyo? Ako lang mag-isa. Wala na ako ibang kasama. Mami ko! Bakit mo pinarin, ha? May panel eh. Gago ko talaga ang sabihin mo, makitaman pa yung mo nito! Ulul! Ito talaga kahit kailan, dagaan mo na, nandito eh! Ano pa kayo? Bakit na kayo magtalo? Sige na! Shit! Ano kayo? Pinulong na mami ko! Oh!
Hello, Bluebird, come in. Hindi dumating ang buyer. Maling impormasyon. Ano? Maling impormasyon? Paano ngayon yan? Punyet. Dalian nyo! Lumabas kami dyan! Bakit? Mali ang impormasyon! Bumalay ako dito! Dali! Mga kasama! Baba! Bumalay ako dito! Tara! Bakit? Ano nangyari? Ha? Bakit daw? Mali raw ang impormasyon! Hindi raw dito! Ano? Punyeta! Tara! Conan, bakit may impormasyon? Tara na, cepat na! Kailangan walang nakakita sa nangyari. Kung hindi, malilintikan tayo kay Chief Labrador. Sa paligay ko, wala naman nakakita sa atin, ha? Mijares, hindi tayo nakakasiguro. Anong malay mo? Baka meron. Kung sakaling meron, eh di patayin. Ang lagay eh, pagpapalit natin ang reputasyon natin sa buhay niya. Kawawa naman yung tao! Pati yung asawa, napatay natin! Nasunog ba? Pati yung bata! Yang awa-awa na yan ang tanggalin mo sa utak mo. Baka dyan pa tayo mapahamak. Cap, pag pumuyok to, babalihin ko leg nito. Ha? Conan, easy ka lang. Hindi naman natin sinasadya pagkakarain sa bahay. At kung hindi mali ang impormasyon, hindi sana mangyayari yun. Wala tayong magagawa. Nangyari. Sa ayaw at sa gusto nyo. Kapag pumutok to, sabit tayong lahat. Kaya mag-iingat kayo. Hi. Hayop ka. Dahil sa'yo, sumabit kami. Bakit ka nagbibigay ng maling impormasyon? Hindi ako nagbigay ng maling impormasyon. Nag-backout ang buyer. Hinabol ko kayo, tumawag ako, inabuta ko kayo sa bahay ng pusher. Hindi pusher ang nakatira sa bahay na yon. At alam mo ba ang nangyari?
Nasunog. May napatay. Gusto mo pa yata akong matanggal sa trabaho eh. Babawi ako. Meron ako isang bagong impormasyon. Kaya lang. Saka mo na hawakan yan. Pero sa susunod, ayoko na ng palpak na impormasyon, ha? Sure. Basta bigay mo sa akin ang gusto ko. Kahit kunin at angkinin mo pa, basta bigyan mo ko ng tamang impormasyon ngayon. Sample muna. Eric, huwag kang makulit. Baka sumabog ang utak mo dito. Okay. Hindi na. Hindi na. Ano ang bago mong impormasyon? May isang cold storage na binabagsakan ng drugs. Bakit to? Nasaan ang mga kasama mo? Ha? Bakit ho? Nasaan ang mga drugs? Hindi ko alam. Eddie, alam namin nandito ang mga drugs. Talaga hindi ko alam pinagsasabi niyo. Nasaan? Hindi mo alam, ha? Anong gusto mo? Ito? O ito? Ano? Nasaan ang drugs? Ewan ko, nasa loob sila. Sa may dalawang kanto. Dulo! Mendoza! Yung epektos nasa loob! Gentlemen. Wow! Jackpot! Sobrang dami niyan. Kailangan mabawasan. Mijares, dating gawi. Ang utak mo talaga, Sarge! Natural! Kailangan mamuhunan tayo. Hindi mo nakita sa loob, ang dami-dami. Para isipin nila na malinis tayo, hindi booking. Ramos, tumawag ka sa headquarters. Papuntahin mo sila dito. Benson, nakita ko nung dumating ka eh. Nakikiramay ako sa nangyari sa pamilya mo. Salamat, ha. Ah, siya nga pala. Meron pa akong isang bakanting unit doon. Furnished na yun. Doon ka muna tumira habang ginagawa pa to. Captain Corpus, anong masasabi mo sa pagkakalutas sa kasong ito? Alam mo, kahit anong uri ng panganib ay hinaharap namin sa pagtupad ng aming tungkulin. At hindi naman kami nabibigo. Nagkakaroon din naman ng mga bunga ang mga paghihirap namin. Katulad ng pag-raid namin sa storage na to.
May napatay din kaming mga ilang miyembro ng drug syndicate. Pero Captain, hindi kaya kayo makakwestiyon dahil nagsasagawa kayo ng raid na walang search warrant at warrant of arrest? Hindi na baling makwestiyon ako. Mailigtas ko lang ang buhay ng libu-libong kabataan sa kamay ng mga drug pushers na yan. Hindi sila kailangan ng ating lipunan. Ano ba trabaho niyo, Mr. Aguilar? Isa akong explosive expert. Nagtatrabaho ko sa isang mining company sa Surigao. Bakasyon ako nung mangyari yon. At hindi ako babalik sa trabaho ko hanggat hindi nalulutas ang kaso ko. Eh, meron ba kayong alam na kagalit nyo? Wala akong alam na nagagalit sa akin. Para patayin ang asawa at anak ko. Mr. Aguilar, meron ba naman kayong nakilala o natatandaan mukha sa mga taong pumasok sa bahay nyo? Wala. Madilim kasi. Natatandaan ko lang. Kinagat ko sa braso. Yung lalaking sumasakal sa akin. Kaya nakawala ako. O sige ho, hayaan nyo. Tatrabahuhin namin mabuti ito para malutas kaagad ang kaso nyo. Kailan ako babalik? Tatawagan na lang namin kayo pag meron na kaming lead o meron na kaming nahuling suspect. Salamat ho. Captain Corpus? Oo, bakit? Magandang umaga. Napanood ko kayo sa TV. Napakagaling niyo pala. Kumari ko sana, kayo nang humawak sa kaso ko para madaling mahuli ang mga pumatay sa pamilya ko. Hindi ako pwede. Sa narcotics division ako. Ang may hawak ng kaso mo, eh, homicide. Pero huwag kang mag-alala. Kung may maitutulong man ako sa'yo, lumapit ka lang sa akin. Salamat, ho. Sige. Kapitan, baka nagkukunwari lang yan na hindi tayo kilala niyan, pero ang totoo niyan, alam niyan tayo na rin sa bahay niya. Tumahimik ka. Mabuti yan. Mas nakakasiguro tayo. Ma'am! Carry on. Congratulations, ma'am. Bilib din naman ako sa inyo, ah. Kahit walang search warrant, nang re-raid kayo. Anong ibig mong sabihin? Illegal ang ginagawa namin? Parang ganun na rin ho yun, ma'am. Yung nangyaring raid, illegal. Sarhento, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Wala kang pakialam sa mga gawain ng NARCOM. Ang sa akin lang, ma'am, nagpapaalala lang ako. Mag-ingat din kayo. Baka sa susunod, sumabit kayo. Hi. Kumusta ka na? Putok na putok ka. Sa lahat ng dyaryo, pati sa TV. Cap, baka mapuno na medalya ang dibdib mo. Tigilan mo ko, Eric. Hindi tayo pwede magtagal. Nasaan ang pera? Sa susunod, 10% ng patong ko. Sure.
Paano naman ang patong ko? Saka na yan. Mijares. Ayos. Thank you, Cap. Yan ang bunga ng peligrong pinapasukan natin. Ang ibig mo sabihin, hanggang ngayon, wala pa rin kayo makuwang lead? Wala pa rin kayo suspect? Anong klaseng investigasyon na ginagawa nyo? Baka naman, wala na kayong interest sa kaso. Mr. Aguilar, marami akong hinahawakan na kaso, pero binibigyan ko ng priority ang kaso mo. Aminin ko sa inyo, nahihirapan kami sa paghahanap ng lead. Lahat ng informe na nakausap ko, walang may turong suspect. Kaya wag naman hong sana kayo mag-isip na hindi maganda. Lalong-lalo na, wag yung tangkay mag-imbestiga dahil hindi nyo sila kilala. Pero natitiyak ko, kilala kanila. Ang problema nga, pabalik-balik na ako dito. Iisa lagi ang sagot nyo. Maghintay. Hanggang kailan ako maghihintay? Hanggang sa may makuha akong lead o suspect. Kailan nga yun? Hindi ko matitiyak. Maghintay ka na lang. Puro hintay na lang ba ang gagawin ko? Sa ngayon, yan ang pinakamaganda mo magagawa. Sarento, may karapatan din ako lumutas sa kaso. Dahil ako ang napi. Sarge, mukhang mainit si Bengson ah. Hindi mo naman masisisi eh. Naagrabyado. Kawawa naman. Awa? Sa awa nagmumula ang luha. Tama! Ang luha ang dumitilig sa pag-ibig. Sorry, sir. Let's go. Pare, bakit ba? Masyadong mainit ang ulo mo eh. Relax lang. Basta dito, wala tayong gagawin kundi uminom ng uminom. Ikaw kasi, ang lakas ng loob mo. Pati kusina, pinasok mo. Tingnan mo tuloy, may kagat ka. Ebidensya pa yan. May sabit ka niyan. Hoy! Tarantado ka. Kahit na meron ako nito, malakas ako kay Major. Hindi ako basta-basta makukulong. Pare, tama na yan. Pinom lang tayo. Iinit ang ulo nyo eh. Huwag kayong magkalala. Akong bahala ngayon. Okay, manum lang kayo. Hoy! At nasama mo tumingin? Ha? Bakit? Kialam mo ako? Ay, hindi pare. Pare, wala naman ako ibig sabihin ah. Oh!
Sakto. Daddy, oh. You know. Lalabas ng daddy. Lalabas ng daddy. Yan na. Ana. Ayan. O, yan ang daddy. Salamat, boss, ha? Mabuti na lang may nag-report sa akin. Ikaw pa ngayon na nabaliktad. Mr. Aguilar, huwag naman nung sana matigas ang ulo nyo. Paano kung natuluyan kayo? Paano yung anak nyo? Sinabi ko naman sa'yo noon. May karapatan ako sumubaybay sa kaso ko. Dahil pamilya ko nasawi. Andito na nga ho ako. Alam ko may karapatan kayo. Pero huwag naman nung sana kayong pabigla-bigla. Masyado nyo yung dinadaan sa init ng ulo eh. Mabuti pa ho ang intindihin nyo yung anak nyo. At kami na hong bahala. Naiinip na ako. Salamat. Eh, kasi Mr. Ramirez, dito naka-address si Efren eh. Ah, ganun ba? Eh kasi, yung Efren na sinasabi mo, hindi dyan nakatira sa letter M. Dito, sa letter N. Kaya lang, matagal na siyang hindi umuwi dito eh. Ah, siya nga pala, Mr. Rusya. Siya nga palang nakatira ngayon dyan. Ano ba ang problema? Eh, itong kotse ni Efren na kinuha niya sa amin. Matagal niya lang hindi nahuhulugan. Kaya, haatake na namin. Eh, hindi man lang nakipag-usap sa amin eh. Sana, nagawa ko ng paraan. Eh, kung anong pinakamabuti eh, kayong bahala. Paki-pirma na lang ho, sir. Tama ba dito? Ah. Kung sakali yung dumating eh, pakisabi na lang kung tumawag sa opisina. Okay. Sige. Sige po. Siya nga ako pala. Nasa na sina paring Efren? Hindi ko na nakikita. Umalis mula nung masunog ang bahay mo eh. Ang pinagtataka ko lang, kung bakit patuloy nilang binabayaran ng renta nang hindi naman nila tinitiran. Sana ho kaya sila nakatira? Ang huling balita ko eh, nasa stage daw ang asawa niya kasama ang kanilang anak. Si Efren lang ang naiwan dito. Pero merong iniwang numero ng telepono kung saan ko siya makukontak eh. Pero para sa akin lang daw yon. Hindi ko nga alam kung bakit ganun eh. Iniisip ko nga, pag may kumuha ng bahay na to, ibibigay ko na. Para may tumitingin naman dyan. Sige, Benson. Sige.
Gabi, sa susunod na birthday ko na, ma'am, ibili mo naman ako ng bisikleta. Magandang gabi kay Mr. Ramirez, oh. Kayo pala, si Benson ho ito. Oh, Benson, napatawag ka. Ano kailangan mo? Kasi ho, meron akong kaibigang interesadong kumuha ng unit. Baka pwede ho yung kay parang Efren. Total, hindi naman ho niya tinitiran. Oo ba? Tsaka, kumari, oh, baka pwedeng makita namin bukas sa umaga. Yung loob ng bahay. Oo. At kung maaari, oh, pakitawagan niyo siya para makahingi kami ng permiso. O, sige. Tatawagan ko. Na. Huwag mo na itago yan. Alam ko na ako nung laman yan. Anong kinalaman ang drugs niya sa pagkamatay ng pamilya ko? Hindi ko alam.
Hindi ko alam! Hindi mo alam! Pinalaman ang drugs! Sabihin mo sa akin, sino pumatay sa pamilya ko? Wala ko alam dyan! Pusin ka! Ano? Hindi ako pusin, pare! Hindi ako pusin! Kaya ko na involve! Kaya lang ako na involve, pare! Dahil na nga kayo lahat ako malaking pera! Nakadispal ko ako ng malaking pera sa kumpanya namin! Para mapagtagpan ko, ay gumawa ako ng paraan. Gumawa ako ng paraan. May nagkalok sa akin ng drugs para ibenta. Malaking halaga, pare. Sobra-sobra sa kakailanganin ko. Hanggang nag-ibag-deal ako. Nag-ibag-kita ako. Pero hindi siya sumipot. Kaya humuwi ako. Yun ang gabing nasunog ang bahay mo. Uwi ko ang drugs dito. Dito ko tinago. Kung sino man yung taong inasundan ka, napagkamalan yung bahay ko na bahay mo dahil doon mo pinaratay sa sakin mo. Sino sila? Hindi ko talaga alam, pare. Maniwala ka, hindi ko sila sadya. Wala akong intensyon na iligaw sila. Sino sila? Maniwala ka, pare. Hindi ko talaga alam. Maniwala ka, pare. Hindi ko talaga alam. Sinusumpa ko! Tulungan mo ako, pare. Alam mo bang parang tinubos ni Lloyd dati, Jim, ang buhay ng pamilya mo? Pati na ikaw! Sabihin mo sa akin kung sino sila. Sabihin mo! Kalimutan mo na sila, pare. Madaling sabihin yun dahil hindi nangyari sa'yo. Gusto ko lang iligtas ang buhay mo. Pare, kung gusto mong iligtas ang buhay ko, tulungan mo ko. Para matayamik ang kaluluwa ng pamilya ko at mabigyan ng katarungan ng pagkamatay nila. Saan ko sila pwedeng hanapin? At sino itong mga taong kausap ko na hindi sumipot ng gabing yun? Sino, pare? Sino? Si Eric. Si Eric. Oh, ay, mga bata. Eric. Ay, pre. Pastor ko. Andun. Si Usman. Yan lang yan. Maliwan ko muna kayo, ha? Oh, pare, kumusta? Ayos lang, ikaw. Oh, pare, inom ka lang ng inom, ha? Oo. Oh. Ha? Sige, bahala ka sa kanya. Thank you. Sige. Saan ka galing? Yan lang, boss. Oh, huwag ka muna magkapasok sa loob, ha? Doon muna ako, ha? Sige. Thank you.
akin yan. Utasin na natin ang katawan nito para hindi lumutang pag tinapos na ilog. Tigil! Mga pulis kami! Hoy, Eric! Habulin nyo! Dali! Dali! Sige! Sundan nyo! Benzon! Benzon! Uli ka. Excuse me, ma'am. Si Benson. Tuloy. Magandang araw ho. Pare. Mabu ka. Salamat. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Gusto kong humingi ng tulong tungkol sa kaso ko. Narcotics ito. Homicide ang may hawak ng kaso mo. Ang ibig kong sabihin, may kaibigan ho akong nasasangkot sa isang drug syndicate. At may palagay ako na may kinalaman yon sa pagkamatay ng pamilya ko. Interesado ako dyan. Pero hindi ko makita ang koneksyon ng drug syndicate sa kaso mo. Ah, ganito ho yun, Kapitan. Noong gabing pasukay ng bahay ko... Anong nangyari? Sarge! May ibabalita kami sa'yo. O, ano yun? Nakita namin si Benson na pumasok sa opisina ng narcotics at kausap si Kapitan Corpus. Humihingi ng tulong, Sarge. Bakit kaya? Sarge, baka naman nawalan tiwala si Benson sa atin mga taga-homicide. Kailangan makausap ko ang kaibigan mo. Delikado ang buhay niya. Pati na rin ang buhay mo. At ang buhay ng anak mo. Kung nakita niya ang mga taong pumasok sa bahay mo, kailangan mahuli namin yun. Para naman mabigyan ng katarungan ang pamilya mo. Pero Kapitan, ang inaalala niya, baka matuklasan ng sindikato na siya ang nagbigay ng impormasyon. Baka balikan siya. Bibigyan namin siya ng proteksyon. Pati na rin ikaw. Friend. Parang friend. Pare, si Benson to. Buksan mong pinto. Pare. Sir. Bakit napasugod ka? Bakit? Kasama ko si Captain Corpus. Ha? Ibig ka rin niya makausap. Pare! Bakit sinira mo kasunduan natin? Bakit isinumbo mo ko sa mga pulis? Pare, kailangan eh. Dahil para tulungan tayo ni Captain Corpus. At saka para mahuli ni mga taong kinakatakutan mo. Pati na yung pumatay sa pamilya ko. Pare, huwag ka mag-alala. Tutulungan niya tayo. Bibigyan kanya ng proteksyon. At yun ay para na rin sa kaligtasan mo. Sige na, kausapin natin. Okay? Tayo na. Tutulungan kayo!
Ayan! Pare, hindi! Mga tauhan sila ni Captain Corpus! Huwag ka matakot! Tutulungan nila tayo! Hindi totoo yan, pare! Maniwala ka sa akin! Sila ang pumatay sa pamilya mo! Maniwala ka sa akin! Kita-kita ko sila! Sila ang mga taong nakita ko bago masunog ang bahay mo! Papatayin ka nila! Papatayin din nila ako! Pare! Papatayin lang tayo! Tumakbo ka na! Papatayin lang tayo! Pare, sandali lang! Tumakbo ka na! Alam mo na ang papuputukin mo sa dyaryo bukas. Ma'am. Carry on. Kapitan, bakit naman wanted ang taong yan? Ano ba ang nakasulat dyan? Eh, hindi ako naniniwala dyan eh. Kulang pa nga ang nakasulat dyan eh. Sa totoo lang. Nakipagbarilan pa sa amin yung Benzo na yan. At bago siya nakatakas, nagkaroon kami ng impormasyon na confirmed drug pusher pala siya. Kasama niya ang kanyang kapitbahay na si Efren Lawas. Nang gabing yun, dinouble cross nila ang kanilang buyer. Kaya binalikan sila ng sindikato. Hindi totoo yun, ma'am. Hindi totoo nakalagay sa dyaryo. Kung ayaw mong maniwala, wala akong magagawa. Alam mo, napakatanga mo pala, Sarhento. Drug pusher na ang kausap mo, hindi mo pa rin nakikilala. Ma'am, di ba ho kasama niyo si Benzon kagabi? Oo. Sino ngayon ang tanga? Permission to leave. Get out! Loida, Jim, malapit na kayo mabigyan ng katarungan.
Ito nga. Sinabi ko na eh. Tara. Naganap na barilan dito sa may sementeryo. Kailangan namin ng assistance. Inuumpisa na tayo ni Benson. Tumigil ka nga dyan!
kong pinagtataka ay kung bakit nakalaban ni Bengzon si Eric. Hindi ba suspected drug pusher sa mga yon? Pangalawa, na humingi siya ng tulong sa narkom, kinabukasan pumutok sa balita na pinatay niya ang kanyang kumpare dahil sa double cross na isang drug-related incident din. Ngayon naman, bakit pinagtangkaan ni Bengzon patayin si Kapitan Corpus? Kailangan makita natin si Bengzon bago siya mahuli na narkom. Dahil hindi ako naniniwalang may kasalanan siya. Sarge, eh kung napagkamalan lang eh. Napagkamalang patayan, napagkamalang nakawan? Malabo yata yun. Kaya ko lang naman nasabi yun, Sarge. Doon sa subdivision na yun, ay iisang korte ng bahay, pare-pareho. At ang address doon ay hindi number, kundi letter. Si Bengzon nakatira sa M. Eh kung napagkamalampasukin ng mga salarin yung N. Naku, tumali ka na naman, oh. Hindi magkahawig isulat ang letter M at ang letter N. Teka, teka, Rick. Alam mo, mukhang may katuwiran si Toro, eh. Hindi magkahawig isulat ang letter M at saka ang letter N. Pero, posibleng magkahawig ang tunog nito kung pakikinggan lalong-lalo na sa telepono. Hoy! Kung may barate nga mo, hindi nga magkapareho. Ikaw siguro may depresya. Engot ka! Oh, tama na yan, tama na yan. At saka isa pa, ha? Isa pa. Hindi ba si Corpus mahilig mang-raid? Nang walang search warrant o warrant of arrest? Oo, tama. At siguro, para mapagtakpan ang kanilang pagkakamali, maring pinalabas nilang may kasalanan si Bengzon. Kaya may dahilan sila para patayin siya. Aba, posible yan. Oo nga, no? Tama yan. He's right. I think he's right. Yes. Alam nyo, yan din ang duda ko eh. Kaya ang pinakamabuting gawin natin ngayon ay isang round-the-clock surveillance for the Narcom Group. Hoy! 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 Sir, ba yung mga babae? Wala pa eh! Darating yun! Kanina pa tayo naghihintay dito ah! Huwag kayong mag-aalala, Sarge! Liligaya rin lang kayo! Ganun ba? Okay, Sarge! Liga, liga! Liga, liga! Sarge! Durma ko! Ha? Durma ko! Sarge, suman! That's an order! Yes, Sarge! Iis mo! Inayos ko na eh! Ito, ito! Tapon nito! Ito! Arde! Arde! Ako na, Sarge! Apoy! Apoy! Patigil apoy, Sarge! Bakit nag-apoy dito? Sumalaki! Apoy! Mendoza! Morales! Sinanin siya kami! Bakit daw? Bengzon! Ha? Bomba! O ano, dito ka na muna, subaybayan mo yung kabilang grupo. Ako nang bahala kay Bengzon. Okay. Bilis! Mendoza! Naku, masama tama mo ah! Ako to ah! Ang laklang tupang Bengzon niya na. Kanina gusto kong milisyonin. Ngayon naman, ginawalagadera ko dito.
Chong, sa dami ng pako nito, pwede na magtayo ng hardware yan eh. Huwag na kayong daldal ng daldal, tulungan niyo ako rito, masakit na likod ko eh. Guard, dali niyo na ako sa ospital. Hirap na ako eh. Tara, tulungan natin. Daan-daan lang ha. Tara, tayo yan. Daan-daan lang. Benzon, huwag kang kikilos. Sige, subukan mong kalapitin ng katilyo. Nampare-pareho na tayo sumabog. Sige! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit pati mga otoridad kinakalaban mo? Labag sa batas ang ginagawa mo. Batas? Anong klase ng agad ng batas yan? Sila ang pumatay sa asawa at anak ko. Sila rin ang pumatay kay Efren na ibinibintang sa'kin. At ngayon naman, akong gusto nilang patayin. Hindi makatarawan ang ginawa nila sa'kin at sa pamilya ko. Sinong tinutukoy mo, Benzon? Sila Captain Corpus at ang mga tauhan niya! Sila ang pumatay! Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo patunayan sa husgado? Sa husgado? Para pagkating doon akong lalabas sa kriminal, ako na ang nabi, ako pang mabibilanggo! Wala na akong tiwala sa batas! Kung katulad mo rin sila, patayin mo na lang ako! Benzon, hindi lahat ng alagad ng batas ay marurumihan siya pa! Katulad din ang sinabi ko sa'yo noon. Tutulungan kita. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita pababayaan. Makakamit mo rin ang katarungan mo. Pero kailangan tulungan mo rin ako. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Paano mo mapapatunayan sila Kapitan Corpus sa mga salarin? Mahirap patunayan. Pinatay nila si Efren. Siya lang ang nakakaalam. Meron ka pa bang ibang nalalaman? Yung isa sa kanila na malaking katawan. May bakas ng kagat ko sa kanang braso. From Laracom! Yay! From suicide! Bali! Homicide! Homicide! Oh, may the best man win. Okay, game. Kaya. Okay sa akin, ah. Goal, Sarge. Goal. Sagot ko, Litson. Okay, sige. Goal. Okay, fight. Chan! Ayos! Labas niyo na!
Yes! Okay, okay! Ayos! Pagod na talagan! Atapan lang yan! Okay, talo kayo sa pustahan, ha? Talo kayo! Ha, bayan! Bayan ko, okay na bayan ko! Oh, baka mo muna yan! Atin yan, ha? Okay! Oh, ano? Pare! Lima! Lima, ha? Okay, oh, ikaw pare, ano gusto mo? Lima raw? Okay! Okay! Pango mo. Ano ba ang ginagawa mo rito? Akala ko ba pinatawag mo ko? Hindi rito sa kwarto ko, sa labas. Ano ba yon? May papatrabaho ako sa'yo. Yun lang pala. Kahit kailan, di naman ako tumanggi sa'yo ah. Your wish is my command. Sabihin mo lang. Patayin mo si Conan. Si Conan? Kasamahan mo yun ah. Mahirap yung pinatatrabaho mo sa akin. Kailangan isakripisyo siya. Kung hindi, sabit tayong lahat. Naaamoy na siya ng homicide. Kaya bago magkabukuhan, kailangan tapos na siya. Ikaw rin, sabi. Kaya kailangang magtulungan tayo, Eric. Tulungan mo ko, Eric. Tutulungan kita. Kaya lang, ang lagay eh... Ganun na lang. Mahirap ang pinatatrabaho mo. Alangan naman ako lang kakamot sa likod mo. Kailangan kamuti mo rin likod ko. Magkamutan tayo. Kamuti mo na rin si Pedro. Eto, pwede na bang pangamot to? Alam mo, Maricar, matikman lang kita. Pwede na ako mamatay. Teka muna. E paano yung mga tao ko? Sila mismo ang itatrabaho. Isang kilo. Kasya na ba yun sa kanila? Gawin mo ng dalawa. Dalawang kilo? Wala nito. Eh kung wala niya, walang trabaho.
Kapita, doon sa akin ba? Ito, Sarge. Yun ba? Susi! Susi? Susi! Nasa'yo, Tijete! Wala. Wala sa akin. Naku! Naiwan doon. Balikan mo! Nasa la mesa. Palibasa, Tijete! Ang kamay mo, napakalikot! Balikan mo! That's an order! Yes! Tijete! ¡Siente! ¡Asusé! ¡Hola! ¡Siente! ¡Tarch! ¡Iloloko mo ako, ha! Bahala ka sa buhay mo! Hindi totoo ito. Hindi ako pumatay. Hindi ako! Alam ko. At alam ko na rin ang dahilan kung bakit pinatay si Boga. Alam niyo na pala eh. Bakit hindi niyo pa sila hulihin? Wala pa kaming sapat at matibay na ebidensya. Ebidensya? Anong klaseng batas yung pinahiral niyo? Kaya tuloy maraming kriminal ang nakakalaya dahil sa lintik na kailangan para sapat na ebidensya para maparusahan ng isang tao. Benzon, wala tayong magagawa. Yan ang sistema ng batas at kailangan natin sundin. Sistema? Masyadong mabagal ang paggawad nila. Griselda, isinusumpa ko kapag nabigo ang batas, paril ko ang uutas. Excuse me, pare. Love, pag may naganap sa akin, sabihin mo babalik ako, ha? Oo. Pupuntahan ko lang si Eric. Thank you, pare. Nasaan si Eric? Saan ko siya matatagpuan? Saan? Huwag mo nang tignan. 2 kilo to, ah. Higit pa. Dahil sa malinis mong pagkakatrabaho kay Conan. Eric! Anong huling sinabi mo sa akin nang matikman mo ang katawan ko?
Pwede na ako mamatay. Langya, set up to! Si Benson! Benson! Sila ang pumatay sa pamilya mo! Tulungan mo ako! Pangyayari sa akin pa. Dahil tinila ako kailangan. Meron ako matibay na ebidensya na bakit corpus. Kunin mo. Kunin mo sa... Kunin mo sa... Saan? Bale. Gusto mo matulad ako sa'yo? Tad-tad ng tama ng pako likod. Kap, tinama ako si Benson. I-alarma mo sa mga tauhan natin. Check na magpapa-ospital yon. Kap, paano to? Labok tayo ni Benson. Tagilid tayo. Ako ang bahalang gumawa ng paraan. Benson!
Benzon! Kailangan makaalis ka na dito. Nakakalat ang mga tauhan ni Kapitan Corpus. Baka mahanap ka nila. Kailangan lumayo na tayo dito. Benzon! 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 Buti na lang, hindi grabe yung tama na sugat mo, no? Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Naniniwala naman kasi kung wala kang kasalanan, eh. Tsaka, gusto ko rin patunayan sa'yo na hindi lahat ng alagad ng batas na katulad ni Kapitan Corpus ay masama. Huwag ka mag-alala. Andito lang ako. Bahayang punan. Palagay ko kagagawa niya ni Kapitan Corpus. Tumawag ka ng mga reporter. May bubunyag ako laban sa kanya. Sarge, andito na si Pete. Sarge, si Pete. Sarge. Oh, Pete. Mabuti nakarating kayo. Sige. Puka. Anong problema, Sarhento? Meron ako malaking scoop para sa inyo. Tungkol saan? Naaalala niyo ba si Benzon? Benzon? Yung pinatay ang asawa at anak. Kawawang tao yun. Oo, siya nga. Ngayon, humihingi siya ng tulong nyo. Tulong? Paano? Nagpapatawag siya ng maraming press. Dahil meron siya isang bagay na importante na ibubulgar. Kailan? Bukas. Cole, what do you want me to do? Papuntahin mo sana lahat ng press para suportahan kami at makoven nyo yun. Sure. Ngayon din tatawag ako. Hello, Filipino News. Si Pete Messina to. Connect mo ko sa newsroom. Joel, ipatawag mo yung staff. Meron tayong mahalagang pag-uusapan. Thank you.
Oh! Tahan! Hindi naglalalayo yan dito. Kapitan, paano ang bata? Dadalhin ba natin? Iwan mo na yan. Yung bata! Si Benson ang huliin niyo! Huwag ako! Alam na namin ang katotohanan! Sige! Magpapunto kayo! Papatay ko to! Kapitan Corpus! Ibaba mo na yan! Dapa! Shit! Pete, okay ka lang? Okay lang. Okay lang. Tayo mo ko.
Tayo! Tayo mo ako! Scoop to! Scoop to! Thank you.
Maya! Maya! Benzon, kailanman hindi nabibigo ang batas. Ay umaasa ka. Kung ikaw ay agrabyado at ikaw ay niloloko, ang batas ay nasa panig mo. Ngunit minsan nangyayaring ayaw kang tulungan. Nakuha pang ikaw ay sumbatan. Batas ba ay tanggulan? Ba't di ka pinakikigan?